Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat, panalangin po natin sina Baby Kahiwat, Ernesto Alvarez, Marino at Angie Santiago, Mila Tayo Teledo, Marin Isaac Santiago, Luz Bobby Hinares, Jovel Marisol Christopher Santiago, John Paul at Michelle Torres, Eric Suset Enzo Toledo, Aldrin at Jing Torres, JC Christian Francis, Vanji Santiago, Jackie Kevin De Rodriguez, Mylene at Carlos Hirapico. Panalangin din po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday kina Paz, Luis, Leonora Alcantara, Jeneline May Bertudasso. Ganyan din naman, panalangin natin ang mga may sakit para sa kanilang kagalingan. Leticia Goloya, Bobby at Luz Henares, Jace, Josie de la Cruz, Diana de la Peña. Sama rin po natin sa ating panalangin ng mga yumauna. Anong Adaming Carlos, Archie, Emelita, Josefina, Austria, Alejandro, Celestina, Eugenia, Julita, Antonia, Bilino, Father Austria, Father Sunga, at Father Rico. Upang tayo maging marapat, isipin po natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasabo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, padawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ng Lima ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pa't nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na pala. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mawabahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o payag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadala kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang
ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sandibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghato, sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nalikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Binibigay ninyo ang ikapo ng gulayin, walang halaga. Ngunit, kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at mga pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nafuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo. Linisin muna ninyo ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po lang. Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, makikita natin ang tagubilin ng ating Panginoon. Paalala at babala sa mga eskribas at mga pariseyo. Kaya sinabi niya, sa aba ninyo. Ibig sabihin, sawimpalad kayo. Sawimpalad sapagkat hindi kayo magtatamo ng kaligtasan. Una, sapagkat ayaw nilang manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ayaw nilang makinig sa ating Panginoon. Ayaw nilang sumunod sa ating Panginoon. Na siyang katotohanan, daan at buhay. Na siyang daan patungo sa Ama sa langit. Na siyang magbibigay ng kaligtasan. Kaya naroon yung frustrations ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang mga ito ay mga dalubhasa sa kautusan. At sila yung nagtuturo. Nagtuturo sila sa mga tao ng tungkol sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga yung ginagampanan nila. At kung hindi tuwid ang kanilang pagtuturo, eh sila'y nagiging bulag na tagapagturo. Dahil ang landas na tinatahak nila ay hindi tuwid. At ang mga tao na kanilang tinuturuan ay maaaring mapahamak, hindi magkaroon ng kaligtasan. Kaya dito sa mabuting balita na binasa ngayon, tuwirang sinabi ng ating Panginoon, sa aba ninyo, mapagpaimbaba, Pariseo at Eskriba, sa aba ninyo. Maraming dahilan at ang isa rito ang wika ng ating Panginoon, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang loob nito ay puno ng mga nakuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Malinis ang labas pero madumi ang loob. Linisin muna yung loob. At linisin ang labas. Na hindi lamang yung kanilang panlabas na anyo ang dapat maging malinis. Hindi lamang dapat silang maging malinis sa salita. Hindi lamang dapat silang maging malinis sa kautusan at sa kanilang inuutos sa mga tao, maging malinis din ang kanilang puso at isip, maging malinis din ang kanilang ugali, maging malinis din ang kanilang buhay. Ibig sabihin, malinis sa labas, malinis sa loob. Ibig sabihin, nariyan ang katapatan. Mahalaga sa kanila ang pagtuturo ng kautusan. Tama naman yan, dapat ituro ang kautusan. Subalit, yung pagtuturo ng kautusan ay dapat nilang isabuhay sa diwa ng katarungan,
sa diwa ng katapatan at sa diwa ng pagiging mahabag. Yan ang sinasabi ng Panginoon na sila'y dapat maging tapat, maging makatarungan, na sila ay dapat maging malinis din. Kailangan niyan sa buhay. Tayo rin, amon sa atin yan. Bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, lagi malinis ang ating damit, naliligo tayo, nagihilamos, nagsisipilyo, mahalaga yan. Pangit naman yung mabaho hininga mo, pangit naman yung damit mong sinusuot ay madumi na, pangit naman yung may amoy ang kilikili mo, pangit naman na yung katawan mo'y maputik, madumi at punong-puno ng banil. Dapat linisin yan. Pero higit niyan, dapat linisin natin lagi ang ating puso't kalooban. Dapat lagi nating linisin ang ating ugali. Sabi nga eh, marami sa atin ang nag-aayos ng mukha, na nagbabayad tayo, naglalagay tayo ng mga lipsticks, ng mga make-up, pero yung ugali natin, mas dapat nating ayusin, mas dapat nating pagandahin. Mahalaga, nalinisin natin ang puso't kalooban, ang ating isipan, na maging isipan at puso after sa puso ni Kristo. Yan ang tutularan natin si Kristo. At yung magagawa natin sa pamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, maging malinis tayo sa labas, maging malinis tayo sa loob. Sapagkat sa bandang huli, pag tayo marap kay Kristo at hukuman tayo, hindi naman sasabihin ni Kristo, oy, naghihilamos ka ba? Naliligo ka ba? Malinis ba yung mga damit mo? Wala ka bang banil? Hindi yun eh. Ang susulit natin ay yung ating buhay, yung puso at ating isipan, yung ating mga ginagawa na kabutihan o kasamaan. Sa mga tuwid, ang isusulit natin ay ang ating panloob na anyo na nasa salamin sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip, at sa ating mga ginagawa. Sa bandang huli, huwag sana nating marinig yung salita ni Kristo sa aba ninyo, sa wimpalad kayo, huwag sana yun. At sanang marinig natin yung mapalad kayo, sapagkat kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng bayan, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Ama at manalig tayo sa Kaniyang pagbibigyan ng ating mga kahilingan. Ating pong itugon, Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ama,
paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisa na sa buhay na ito naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paspasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umulad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandang loob at katapatan sa aming puso. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Sa iyong pagkakitingan, pinigyan namin ang tinapay. Kaniyala isa ay nagaling sa lupa, pinagpagunan tao kung maging tinapay na magdudulot sa amin ang buhay na walang gan. Sa malamigas ang butan, sabagat sa iyong kabutihan, tinigap namin ang alak. Deniyala yung sinagaling sa punong ubas, pinagpagunan tao, pamagin namin ang aming kaluluwa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo't ang ating mga alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikap, unlakan mo ang aming mga kahilingan upang kami maging marapat maglingkod sa indambana. Naway tangkilikin kami ng pagdalang ng iyong mga banal sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naglining-ning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang dinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming Obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin po natin, Ama namin. Kami adya sa lahat ng masama.
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo kapayapaan. Ang iniwang ko sa inyo ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo. Ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Silud po lahat. Ito si Jesucristo nating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapabalat tayong lahat na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa pagunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Matanak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo mapayapa. Lagi tayo magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magsilod po ang lahat. Horacio Imparata, laban sa COVID-19. Sa ngala ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami na inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at na Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Diakono at Martir. Sa ngala ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.
Salamat, Panginoon, sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitugod. Lalaganap, alab ng iyong misyon. Iba, taong-taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handa. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Narinito, handa kami,